Narito na po ang ating latest update sa pagkawala ng beauty queen. Kalahating taon na ang nakakalipas, ngunit mailap pa rin ang hustisya para sa kanya. Bagaman nagkaroon na ng pagdinig sa Senado at humarap na rin si dating Police Major Alan De Castro at ang kanyang driver bodyguard, itinanggi naman nila ang nauna nilang salaysay noon, gaya na lang ni Alan De Castro na hindi daw niya naging kasintahan si Catherine Camilon, taliwas sa unang salaysay noon, at itinanggi rin ni Jeffrey Magpantay na siya ang nakita ng dalawang saksi na bumuhat kay Catherine mula sa kanyang sasakyan papunta sa pulang SUV na kalaunay natagpuan sa Batangas na inabandona. Matatandaang nagmatch noon ang DNA sa buhok at bahid ng dugo na nakita sa sasakyan na kay Catherine nga ito. Sa paglipas ng panahon at paggulong ng investigasyon, ang labis na apektado dito ay ang kanyang mahal sa buhay na umaasa sa kanyang pagbabalik, gaya na lang ng kanyang ating si Chinchin. Narito ang kanyang post sa social media. Hindi ko ma-imagine ang buhay na wala ka. Palaging ikaw ang nasa isip ko. Madalas akong umiiyak, pero hindi na lahat yun ipinapaalam. Kahit nakatulala lang ako, kusa na lang lumalaglag ang mga luha ko. Napakahirap maging masaya, kasi maiisip ko na lang bigla na hanggang ngayon wala ka pa. Parang hindi ko na lang gustong maging masaya, kasi bigla na lang papasok sa isipan ko na may kulang. Madalas akong manood ng mga videos mo kapag gusto kong marinig ang boses mo, kasi natatakot ako na baka pati boses mo makalimutan ko.